books of the Bible. Lead us to revival. Name them one by one. See what God has done. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings. Hi mga bata! Welcome sa panibagong episode ng ating online junior worship. Muli nyo naman makakasama ang inyong Kuya CJ sa pagpapatuloy ng ating gawain. So bago yon, ano yung dapat nating una nating gagawin? Siyempre, dapat tayo muna ay mananalangin. So ano yung dapat natin tandaan pag tayo nananalangin? Tama, dapat tayo ay nakapikit muna at nakayuko. Dahil sino ba kausap natin? Ang ating Panginoon. Amen. So, sabayan niyo si Kuya CJ na manalangin. Dear Heavenly Father, we praise and glorify your holy name. Sa umagang ito na muli ay pinagkaloob niyo sa bawat isa, na muli ay makakapanood kami ng online junior worship. Sa oras na ito, humihingi po kami ng tawad sa aming nagawang pagkakasala at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, ang iyong banal na presensya, nawa ang siya sumama sa aming kalagitnaan
At ito na po, Lord, ang aming samo at aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon naman, dumako tayo sa pag-aawitan at pagsamba sa ating Panginoon. Tara, tayo na dyan! Awitan natin ang ating Panginoon. With all your heart, love the Lord you got with all your heart, mark 12:30.
Ayan, napakasaya nga magpuri sa ating Panginoon. Amen ba mga kids? So ngayon naman, balikan natin ang mga pinag-aralan natin last week. Tara! Hello mga bata! Ang memory verse natin ngayon ay makikita sa 1:12:13b. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. 1:12:13b. O isa pa ha, 1:12:13b. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. O ngayon naman, lagyan natin ng action para mas madali niyong matandaan. 1:12:13b. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. 1:12:13b. O isa pa ha, sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. 1:12:13b. Ngayon naman, kayo naman ang gumawa. Papakinggan ko kayo. Oh, ang galing! Ngayon naman, sabay-sabay nating ulitin. 1:12:13b. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. 1:12:13b. O, lagi niyong tatandaan, si Jesus ang Panginoon at Hari ng mga Hari, kaya dapat lagi siyang purihin. Yun lang mga bata, see you again next week. Bye! Alright! Ngayon na, binalikan natin yung mga nakaraan natin pag-aaralan. Ngayon naman, dadako tayo sa pinaka-importanting parte ng ating online junior worship. Ano yun? Siyempre, ang salita ng ating Panginoon. So bago yun na yung dapat natin tandaan, unang-una, sabi mo sa katabi mo, tahimik mo na siya. Iyayain mo nga, pwede mo rin iyayain. Tabi ka sa akin bro, tabi ka sa akin sis. Nood tayo ng message ng Lord. Alright? So bago yun na yung dapat nating ihanda, unang-una, is yung ating ballpen, ating notebook, at ang ating mga Biblia. So tara, makinig na tayo ng salita ng Diyos. Salamat Kuya CJ! Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Nung nakaraang linggo, ating pinag-aralan na dapat natin pinupuri ang ating Diyos sa lahat ng pagkakataon. Dahil dapat nakinikilala natin na napakadakilang hari sa ating mga buhay at dapat pinapasalamatan natin siya sa lahat pagkuturo at ginagawa niya sa ating buhay, sa pag-iingat at pangunguna niya sa atin, sa pagpapagaling ng ating nararamdaman at pagbibigay ng ating araw-araw na pangangailangan. Ngayong linggo, atin namang pag-aaralan ang tinuturo ni Jesus patungkol sa nararapat maging ugali sa loob ng sambahan o sa oras ng pagsamba sa Diyos. Mababasa natin ang ating aralin ngayong araw sa unang apat na aklat ng Bagong Tipan. Ayun ay ang Mateo, Marcos, at Lucas 1. Ihanda ang iyong mga puso't isipan at tayo manood ng ating kwento simula sa Biblia na tiyak na pupulutan ng ating aral. Halina't mag-aral tayo! Sa panahon ng pista ng Paskwa, maraming mga taong pumupunta sa Jerusalem para sumamba sa templo. Nagdadala sila ng mga hayop para ihandog sa Diyos. Ang mga handog ay para patawarin ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ang ilan sa mga namamahala sa templo ay hindi tapat at gahaman. Nakita nila na pwede silang kumita kapag nagbenta sila ng mga hayop na ihahandog sa Diyos. Kaya, nagbenta nga sila ng mga hayop at iba pang bagay para kumita sila ng maraming pera. Dahil dito, ang templo ay mas nagmukhang palengke
kaysa tahanan ng Diyos. Si Jesus ay nagdiwang din ng pista ng Paskwa at nagtungo sa templo kasama ng kanyang mga alagad. Nang kanyang makita na ginawang palengke ng mga tao ang templo ng Diyos, siya ay nagalit at nalungkot. Ito ay dapat na lugar ng pagsamba sa Diyos at kung saan ang mga tao ay makakapanalangin sa Diyos. Pero winalang kabuluhan nila ito. Kaya dahil sa matuwid na pagkagalit, ay nagdesisyon siyang patigilin ito. Gumawa siya ng isang panghampas na ginagamit sa mga hayop para paalisin ang mga tao at ang mga nagtitinda. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtaguyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalitang salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinawalan niya ang mga kalapati, ang mga kambing at ang iba pang mga hayop. Ang mga nagninegosyo ay nagalit at dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong ginagawa mo? At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin ito?" "Lumayas kayo," sigaw ni Jesus. "Ang bahay ng aking ama ay bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Nagalit sila sa kanya at naghintay ng pagkakataong mapaalis siya. Alam ni Jesus na sila ay may masasamang puso at hindi talaga sila naglilingkod sa Diyos. Gusto niya silang turuan ng leksyon. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag, ang mga pilay at sila'y kaniyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang kinuha niya. Pero hindi natakot si Jesus sa kanila. Itinuloy niya ang pinagagawa sa kaniya ng Panginoon, ang pagpapahayag sa mga tao ng tungkol sa pagmamahal ng Diyos at ang gumawa ng maraming himala. Ayan, nakinig ka ba na mabuti sa ating aralin ngayong linggo? Kung nakinig ka, very good ka dyan. Ngayon, nakita mo ba sa ating kwento na nagalit si Jesus? Alam nyo ba na yun lamang ang pagkakataon na ipinakita sa Biblia na nagalit si Jesus? Dahil kailangan ipakita ni Jesus na mali ang ginagawa at gawain na ginagawa ng mga tao sa templo niya. At napakalagan igalang natin ang templo ng ating Diyos dahil ito ay banal na lugar. O may mga mahalaga tayong bagay na dapat tandaan tungkol sa templo ng ating Diyos. Una, ang simbahan ay tahanan ng ating Diyos. Ang ating Diyos ay kasama natin sa kahit saan man tayo magpunta. Ngunit, may nilaan siyang isang lugar na magiging banal na lugar at pook para sa mga taong nais manalangin at sumumba sa Kanya. Pangalawa, ang simbahan ay pook dalanginan at bahay sambahan. Maaari tayong manalangin o sumamba sa lahat ng lugar. Ngunit ang simbahan ay espesyal na lugar na nilaan ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Tulad mo, tulad ni Kuya Makmak, at tulad na iba pa nating kuyang kasama natin sa Junior Worship upang makapag-usap sa Kanya at sama-samang sumamba at manalangin. Pangatlo, ang bahay sambahan ay pook dalanginan na dapat igalang at panatiling banal. Dapat tayong kumilos na may paggalang. Ingatan ang lahat ng bagay na makikita dito. Hindi dapat gumawa ng mga malalakas na ingay na hindi angkop sa gawain o makakaabala sa ating mga kasama. At dapat nakatuon lamang ang ating atensyon sa ating Diyos. Iwasan ang paggawa ng mga bagay tulad ng paglalaro, di ba? O paggamit ng mga gadget. O kaya naman, ang pagkain. Kasi hindi dapat kumakain at naglalaro o anumang bagay kapag tayo ay nagsumasamba sa ating Panginoon. Kasi dapat tayo ay nakatuon sa Kanyang salita upang tayo ay matuto ng buong puso at buong isip. Kaya, huwag mo kakalimutan ha, laging makinig at gawin ang tamang paggalang sa ating Panginoon. Sige, ngayon naman, tayo ay manalangin kasi tiyak na handang-handa ka na at alam mo na kung paano panatiliing maging banal ang bahay-sambahan ng ating Diyos. Ngayon, hindi pa tayo pwede lumabas kasi may COVID pa o meron pa tayong naranasan pagsubok sa ating kapaligiran.
Pero once na tayo ay bumalik na sa ating church, siguraduhin na gawin ang mga bagay na ating natutunan. O kahit man tayo ay nasa bahay at kayo ay nanood ng inyong mga TV, tablet, iPad o kahit man sa cellphone, siguraduhin ay ginagalang niyo ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay nag-junior worship, makinig mabuti. Dahil ang mga kuwit atin nyo ay handang-handang magturo sa inyo at ibigay ang mensahe ng ating Panginoon. Lagi mo natandaan yun, ha? Unahin ng Panginoon sa oras ng pagsamba. Huwag gagawa ng kahit ano at makinig na mabuti. Sige tayo'y manalangit at magpasalamat sa Kanya. Ipikit ng ating mga mata at damhin natin ang laki ng presensya ng ating Panginoon. Sige tayo'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po dahil sa pagkuturo mo sa amin ang mga dapat namin gawin at hindi namin dapat gawin sa loob ng iyong bahay-sambahan. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung minsan po kami ay nakakagawa ng mga bagay na hindi naayon sa iyong gusto. Minsan kami ay nakakapaglaro sa loob ng simbahan, kami ay nakakagawa ng ingay, o minsan di kami nakikinig sa rakuya at ate. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo kaming turuan, patuloy niyo kaming paalalahanan na makinig ng mabuti at isabuhay ang iyong salita. Dahil mabuti, mapalad kami, dahil meron kaming salita na napapakinggan mula sa iyo at sa pagkuturo mo sa amin sa linggo-linggo, araw-araw. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na magawa namin lahat ng bagay na tinuturo mo, kung paano panatiliing banal ang iyong bahay-sambahan at kung paano na ibahagi ang pag-uugaling ito sa aming mga kaibigan at kakilala. Ikaw po ang patuloy na makilala sa aming mga buhay. Kahit kami ay bata pa, ikaw po ang aming tataas sa sambahin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat na papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, amen. O mga bata, aabangan namin kayo sa linggo, ha? Huwag niyo kalimutang mag-comment para sa inyong attendance. Paalam! Hello mga bata! Ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa awit 122 verse 1. Sinasabi dito, ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Ulitin natin, awit 122 verse 1. Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Ngayon naman, lagyan natin ng aksyon para mabilis niyong matandaan. Sundan niyo lang ako, ha? Awit 122 verse 1. Ako ay nagagalak nang sabihin nilang pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Awit 122 verse 1. Ngayon naman, ulitin natin ng isa pang beses. Awit 122 verse 1. Ako ay nagagalak nang sabihin nilang pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Awit 122 verse 1. Oh, nakuha niyo ba 'yon? Ngayon naman kayo ang papakinggan ko. Handa na ba kayo? 1 2 3 go. At para naman sa huling pagkakataon, sabay-sabay nating ulitin at sasabayan ko kayo. Awit 122 verse 1. Ako ay nagagalak nang sabihin nilang pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Awit 122 verse 1. Sabi ng talata, dapat tayo ay natutuwa sa tuwing tayo ay pupunta sa bahay ng Panginoon at ito ay sa simbahan. Kasi excited tayong matuto ng panibagong aral mula sa Biblia at makakasama rin natin ang ating mga kaibigan at kaklase sa Sunday School. Pero dahil nga hindi pa kayo pwedeng lumabas dahil sa pandemic, tayo muna ngayon ay magkikita-kita at magsasama-sama sa online junior worship. God bless you! Ayan, so tunay nga na ang templo ng Diyos ay dapat nating igalang. Amen ba? Pero tandaan nyo mga kids ha, pwede tayong mag-pray kahit saan mang sulok yan. Ginawa lang ang templo dahil ito ay isang special at inihanda to ng ating Panginoon para, diba, maging
bahay, pananambahan natin. Alright? At soon, hopefully, pag-pray natin na kumupa na yung COVID-19 at magkaroon na tayo ng mga vaccine para makabalik na ulit tayo sa church. Alam ko, excited na kayo. At excited na rin kami mga teachers nyo na makita uli kayo dito sa Caridad Unida Christian Church. Okay ba mga bata? So, keep praying lang ha. So, ngayon naman bago tayo magtapos, ano yung huli natin gagawin? Siyempre, dapat tayo ay magtatapos sa panalangin. Sabayan nyo si Kuya CJ. Panginoon, tinataas at pinupuri ka namin. Sa umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo po na kami ay muli nakapakinig ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, dahil sa aming buhay ay nandyan yung pagpapala mo, paggabay mo. Maraming salamat, Lord, sa karunungan na iyong pinagkaloob. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, ingatan niyo po, Lord, ang bawat isa. At talagang ayong banal na presensya ang siyang dumaloy sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, kita-kits ulit tayo next week, ha? Tandang-tanda niya ni Kuya CJ yung mga nagko-comment dyan. Pero mas maganda pag may nadagdag. Amen ba? So, invite nyo ba yung mga friends nyo, mga classmates nyo na manood din ang ating online junior worship dahil sabihin nyo, sobrang saya dito. Alright? Dahil di lang kayo makikinig, sasaya ako, kundi higit sa lahat, mas makikilala natin ang ating Panginoon. Alright? So, yun lamang. Muli, ako ang iyong Kuya CJ na makakasama nyo muli after next week. Kasi next week, Kuya Makmak pala. Alright? So, that's all for today and goodbye!